Ipinakita naman ng isang outstanding young scientist ang kahalagahan ng proseso ng desalination na posibleng makatulong sa bansa para magkaroon ng water security. Narito ang report. Bilang kapuluan, ang Pilipinas ay napapaligiran ng tubig. Pero may mga lugar pa rin sa bansa na walang maayos na akses sa inuming tubig, particular na sa coastal communities at maliliit na isla. Ang ibang source naman ng tubig ay polluted o apektado ng epekto ng global warming. Dito nakasentro ang isinasagawang pag-aaral ni Ramon Christian Eusebio na isa sa 2024 Outstanding Young Scientist ng National Academy of Science and Technology Philippines. Ito ang proseso ng desalination kung saan ang salt water o tubig alat ay nagiging potable water o inuming tubig. Anya, maganda na ngayon ay napagtutunan ng pansinanaturang proseso ng DOST. Now we have solar powered desalination system. So hindi lang naman solar powered, no? Meron din tayong wind. So alternative din iyon. Or we can also get the rainwater. More than half of our communities are coastal. So ito yung binibigyan pansin ngayon ng pamahalaan para yung isang necessity, no? Ng mga Pinoy ay mabigay. Anya, nasa 50 mang ilog na ang tinuturing na biologically dead o patay na, habang nasa 50% ng groundwater sa bansa ay kontaminado. Sa proseso ng desalination na nanatiling hamon ng mahal na membrane o siyang taga-filter ng makina na ginagamit dito. Nanggagaling pa kasi ito sa ibang bansa dahil walang gumagawa rito. Samantala, sa naging pag-aaral naman ni J. Joseph Russell Rodriguez na isang geneticist at awardee din, ay nabuo ang pinakamalaking genomic database ng indigenous people sa bansa. Higit 2,000 DNA samples ang nakolekta mula sa iba't ibang indigenous groups sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Kumbaga maraming nabuong mga misconception. So dahil sa nagawa po natin na research, parang naging opportunity natin siya para maipakilala ano ba yung totoong kultura, ano ba yung totoong kasaysayan ng mga tao dito. So kumbaga mas ma-integrate natin sila into the larger Philippine society. Dumaan din ang naturang pag-aaral sa mahigpit na ethical standards kung saan kaisa mismo ang komunidad. Naging daan ito para mailapit ang lugar sa kinakailangan nilang tulong, tulad na lang ng pag-aalaga ng seaweed sa lugar. We have to be sure that we recognize and we keep in the ranks the best scientists in the country. So being an awardee and recognized an outstanding scientist opens doors and opportunities, makes them easier to be heard. So I think it's really opens up opportunities for them to do more research, to do better research, and not only that, for them to be heard by the people who make the difference or who can influence policy. Bahagi ng mandato ng NAS Philippines ang magbigay ng payo sa Pangulo pagdating sa science and technology.